Hi everyone, welcome to Sir Tech Reviews. Pag-uusapan naman natin ngayon ay smartwatch at nandito yung napaka-cute na Amazfit GT-S 2 Mini. Magkano ba to at ano ba yung kanyang mga specs at yung kanyang performance pagdating sa pagiging smartwatch? Pag-usapan natin yan. Okay, so again guys, ito yung Amazfit GT-S 2 Mini at mabibili natin to sa Lazada or sa Shopee for 4,699 pesos as of making this video. At pwede tayong mamili sa Midnight Black Color, Sage Green, at Flamingo Pink. At ito naman yung mga kasama sa box. Syempre yung ating Amazfit GT-S 2 Mini, magnetic charger, at documentation. Una natin pag-usapan tungkol sa smartwatch ito ay yung kanyang design. Kagaya ng pangalan niya na merong mini, maliit na version to ng GT-S 2. So, makukuha pa rin natin dito yung same form factor na square, yung size. Tapos yung kanyang screen ay AMOLED pa rin. Mamaya-maya pag-usapan natin yan. At syempre, hindi natin may deny na talagang malaki yung inspiration ng Apple Watch dito sa GT-S 2 at GT-S 2 Mini. Ngayon, sobrang ganda guys ng GT-S 2 Mini, 19.5 grams lang to be exact. Tapos ang nipis din niya, kung hindi natin isasama yung sensor dun sa may pinakailalim, 8.95 mm lang. Talagang napakasimple lang na itsura niya. Tapos combination siya ng titanium alloy at plastic. Pero mas lamang yung plastic hanggang dun sa pinakailalim. Water resistant din. Itong GT-S 2 Mini up to 15 meters. Pero kapag plano nating isama to kapag nag-shower tayo or nag-swimming, mapapansin nyo na merong mga accidental touches na nangyayari dahil sa sobrang sensitive nung kanyang display. Ngayon, para hindi mabago-bago yung settings ng GT-S 2 Mini natin, kapag nag-shower tayo, pumunta muna tayo dun sa settings, screen lock settings, tapos i-enable natin yung screen lock. Kapag ginawa natin yan, hindi na mapipindot-pindot ng tubig yung screen dahil para ma-unlock natin ulit, kailangan na nating pindutin ngayon yung physical button na nasa gilid na hindi syempre magagawa ng tubig. Ngayon, speaking of physical button, button lang talaga siya guys, as in hindi siya crown na pwede nating iikot para ma-navigate yung UI. Ginagamit natin itong physical button para pang back sa UI or pang shutdown ng mismong watch. Pwede nating pindutin ng isang beses para lumabas yung menu. Pwede rin tayong mag-set ng action kapag prinest natin at hinold yung physical button. Okay, isang bagay lang guys na napansin ko dito sa physical button, ang dali niyang mapindot kapag ibe-bend natin yung ating kamay, katulad na lang kapag magpo-push up tayo kung sakali. Ngayon yung kanyang strap naman guys, very comfortable at stretchable. Rubber siya pero ang soft nung feel. At wala akong na-encounter na irritation sa balat mula nung ginamit ko siya more than a week ago. Meron din tayong quick release dito sa kanyang strap, so pwede natin siyang palitan anytime at napakadami mabibili niyan sa Lazada. Pagdating naman guys sa sensors, meron tayo ditong motion sensor syempre para matrack niya yung movement natin kasama na rin yung step counts. Meron din tayo ditong Wami's Bio Tracker 2. Na nagsiserve na as heart rate sensor at blood oxygen measurement. Meron din tayong GPS at 70 plus na sports modes. Pagdating sa accuracy, ilang beses ko na rin tinest yung kanyang heart rate pati na rin yung O2 sat. And surprisingly, accurate siya. Kadalasan 1 to 2 digits lang yung difference niya dito sa ating pulse oximeter. Pero for the most part, accurate naman siya. Accurate din yung kanyang GPS kasi tinest ko siya sa outdoor walk at naglakad ako sa isang safe na lugar. Dire-diretso lang naman guys at makikita ninyo na merong nabuong maliit na mapa dito sa mismong watch na pwede nating i-view. At hindi ko dadala yung phone ko nung time na yan. Kaya yung GPS talaga ng GT-S 2 Mini yung nagamit natin dito. At makikita nyo rin yung total distance, duration, steps, calorie, heart rate at iba pang details dito mismo sa watch, kaya kahit hindi mo na talaga kunin yung phone mo. Pagdating naman guys sa display, meron tayong 1.55 inches 354x306 na resolution. At ulitin ko, AMOLED yung ating display dito. At para doon sa mga nag-aalala kung may kahit anong protection ba itong GT-S 2 Mini, hindi sinabi doon sa website ng Amazfit kung meron ba itong Corning Gorilla Glass Protection. Pero madaming article yung nagsasabi na meron naman.
At mukhang meron naman talaga kasi hindi ko iningatan yung paggamit sa watch ito. At nabagsak ko pa siya one time pero wala kahit isang hairline scratch. Meron din tong always on display. At isa to sa favorite na feature ko dito sa GTS 2 Mini. Pwede tayong mamili kung digital format yung ating always on display. May kasama na yung step counts. Or kung gusto naman natin ng analog, pwede rin naman. Responsive naman guys yung pag-navigate dito sa GTS 2 Mini. And again, wala din naman akong naging issue. Huwag lang nating expect na sobrang smooth or sobrang bilis ng bawat galaw at animation ng UI niya. Kasi nga, budget smartwatch pa rin to, kaya hindi ganun ka-high-end yung processor na inilagay nila. May ilang mga lagginess tayong ma-encounter paminsan-minsan. At nakakatawa guys, meron tayo ditong auto brightness. Kaya hindi na natin kailangang i-adjust manually yung brightness ng watch ito sa bawat scenario. Yung kanya companion app naman guys, ang pangalan ay ZEPP or Z-E-P-P. Hindi na Mi Health or Amazfit application. At pagdating sa UI, nung kanyang companion app, very detailed naman at madaling maintindihan. At makikita natin dito yung heart rate history natin, yung ating SpO2, pati na rin yung GPS nung outdoor exercise natin na pinakita ko sa inyo kanina. Masisync din dito at makikita natin yung mas detailed na mapa. Makakapag-download din tayo dito sa mismong application ng mga watch faces na hindi natin magagawa sa loob ng GTS 2 Mini. Dalawang extra watch face lang yung pwede nating i-add. So kapag magdadagdag tayo ulit, magbubura tayo ng isa. At aabot naman ng mga 20 seconds yung pag-sync ng bagong watch face dito sa GTS 2 Mini. Pagdating sa notifications, yung SMS, hindi tayo makakapag-reply dito. Walang presets na pwede tayong pindutin dito sa GTS 2 Mini. Talagang mabuview lang natin yung mismong message. Kapag meron naman tumatawag sa atin, ang option lang ay i-end yung call or i-mute yung notification. At makes sense naman kasi wala tayong microphone dito sa GTS 2 Mini. Pagdating naman sa battery, 220 mAh yung kanyang capacity at pinapromise ng Amazfit na 14 days yung kanyang battery life. Pero syempre guys, in real life, di depende pa rin yan sa kung paano natin ginagamit at kung ano yung settings ng GTS 2 Mini natin. Para sa akin naman, naka-on yung always on display ko palagi, tapos patay yung lift to wake gesture, tapos strong yung aking vibration at umaabot ng 5 days yung battery life sa akin, which is not bad. Matagal pa rin yun para sa akin. At nakakatuwa naman na yung charger ng GTS 2 Mini at GTS 2 ay same na same. So, anong verdict natin guys dito sa GTS 2 Mini ng Amazfit? For 4,699 pesos, wala ako guys may rereklamo sa smartwatch na to. Para sa akin, still na to sa presyo kasi naka-AMOLED na to. Pagkatapos yung mga sensors niya, pati na rin yung SpO2 ay accurate. Siguro mag-vary nilang sa atin kung gusto natin ng smaller size compared dun sa original na GTS 2 Mini kasi mas maliit talaga to. Pero other than that, para sa akin, sulit na sulit itong GTS 2 Mini. So kung gusto nyo guys mag-order ng watch ito, nandiyan yung link sa description box baba, ilalagay ko para na rin sa updated pricing. So yun muna guys, kung nagustuhan nyo yung video na ito, please hit the like button below, mag-subscribe ka na din at i-click yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating uploads. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.